Tuloy-tuloy ang pagsusumikap ng Commission on Elections o COMELEC upang matiyak na malinis ang kanilang listahan ng mga botante bago ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre ngayong taon. Magugunita na una nang inihayag ng poll body na nakapagtala sila ng halos kalahating milyong voters na may double at multiple registration. Nakita po ng ating automated fingerprint and identification system, yan po ay yung pwedeng i-match ang fingerprint ng isang tao sa against doon sa 68 million na botante na meron tayo sa ating bansa. Yan po ay pinaalis na natin sa ating election registration board. At kung kaya naman, ngayong darating na unang linggo ng Agosto po, pwede na po makasecure ang kahit na sino mga political party, citizens arm, sa amin po mga local COMELEC ng mga listahan ng mga botante na malinis na po. Dagdag pa ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia sa panayam ng laging handa public briefing, maging ang mga nasawi ng botante ay kanila nang pinatatanggal sa voters list. Kaugnay naman sa paghahanda ng poll body sa BSK elections, sisimulan nila sa susunod na buwan ang pag-iimprinta ng karagdagang balota para sa mga bagong botante na nagpatala mula December 12, 2022 hanggang January 31, 2023. Ang kakulang na lang po, Sir Aljo, ay ang 1.3 million na balota para doon sa mga nagparehistro mula December 12 hanggang January 31. Kaya po hindi natin kagad pinaimprenta yan sapagkat hinintay muna natin na mapatanggal yung mga nakita nating double and multiple registrants po. Pagkatapos po natin mapalinis na yan, po natin ngayong Hulyo yung lahat ng pag-iimprenta po sa natitirang mga balota na kailangan natin. Kaugnay nito, sinabi ng COMELEC na hindi makakaapekto ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema nitong nakaraang mga araw na nagdedeklara bilang unconstitutional ang pagpapaliban sa December 5, 2022 BSK elections. Sa kabilang banda, pinaghahandaan rin ng COMELEC ang dagdag na pondo para sa midterm election 2025 dahil sa magiging dalawang eleksyon ang kanilang paghahandaan. Kailangan namin na planuhang mabuti. Siyempre po, ang pinaghahandaan pa lamang ay ang May 2025 election dahil pinaplano natin bagong sistema, mga bagong makina. Eh dahil nga po may pumasok ng isang araw na desisyon ng Korte Suprema, mukhang magdadagdag po at magkakaroon tayo ng dagdag na budget para dyan at kinakailangan na pong pagdesisyon. December 2025 BSK at na rin natin gawing automated. Siyempre mas magkaroon po ng dagdag na gastos para dyan. Umaasa naman ang COMELEC na magiging automated na rin ang BSK election sa 2025 gaya ng national and local elections. Para sa Diyos, sa Pilipinas Kumhal, Demi Hermoso, SMNI News.